And I like how the fact na ang bilis ng mapili ng Brand Esports ng Kalid. So this could mean na it could be a few na maggagamit na naman ng Benedetta unless, nope, it is gonna be a few mage. Flat Benedetta, you called it right. Carl TZ with the Isan Shin and si Rivo ang gagamit dito ng Kalid. So in the end, you still get Brand Esports na from the side lanes. Maganda naman yung pag-ano nila, potential to respond really quick and to go for the quick team fight responses. But what do you think about the early game lineups here na makita natin dito from these two teams, Piero? It all boils down dito sa aggression dito ng Brand Esports. Try to cancel the purple buff, pero mukhang may trade-off yun. Kuya Reptar as Fiu will be the first blood dito, pero mukhang hindi pa hihinto ang Brand Esports na ayaw nilang ibigyan ng easy purple buff dito si Ace. Oo, and ginagawa lang ng Brand Esports yung kailangan nila gawin, which is to delay the farm of the two carry. Si Claude, nakita mo na nga, medyo natagalan siya sa pagkuha ng purple buff. Hindi pa nga niya ata nakuha. And meanwhile, si Flap TZ, kina-cutwave na dito si Ruby DD. Thus, the reason why maganda yung XP lead niya. Pero si Fiu, mukhang mahuli na naman dito ni Kid. The Selena in the mid lane. And Fiu, maka-ataka siya. Abyssal Arrow lalabas. Hindi makakatama. Now, Burmese Ghouls and Brand Esports still. Early game pa rin, wala pa tayo nakita masyadong action other than the pick-off ng Burmese Ghouls. If you... Na-late dito yung level 4 ni Ace dito, just all because yung delay doon sa may purple buff. Pero ang trade-off doon, that was 2 kills in favor of Burmese Ghoul. So, ngayon, medyo nag-make sense pa rin eh. Kahit pa paano na-delay dito si Ace, eh nakakakuha naman ng return kill dito, yes, ang Burmese Ghoul. But I think, Reptar, Carl TZ, medyo hindi pa natin nararamdaman masyado yung damage na dito kasi kailangan niya pa ng mga farm. Yeah. Pero once na ma-hit dito, like nila Lusty yung kanilang level 4, let alone si Fiu once na mag-hit ng level 4, I think that's where the real fight starts. Yung maganda sa lineup dito ng Brand Esports is meron silang dalawang execute, the Flap TZ and Rivo, Kalid and Benedetta execute. So kailangan ng gawin dito ng Brand Esports is makabawas lang dito si Carl and si Fiu, even though they don't get the kill, as long as it's gonna be enough para maka-execute dito ang Brand Esports, it's gonna be more than enough. Cause yun na nga, there's gonna be a pick-off of the Kid, kapitas yung Selena dito, si Maybe is gonna be next, and that's gonna be Carl TZ with his first kill of the game. 2-for-2 right now, at mukhang yung unang turtle of the game ay mapupunta sa Brand Esports. That's a complete turnaround, at dahil yon kay Lusty, he actually waited for it na pumasok doon sa brush, doon sa gitna, malapit doon sa may turtle pit. Well time ngayon, punta ngayon dito ang momentum sa mga kaibigan natin from Brand Esports. At sabi natin dito kanina na Reptar, once they hit their level 4, once they hit their ultimate, magiging aggressive na ngayon ang Brand Esports. At kitang-kita mo sa mapa kung paano nila kinakat dito ang wave sa may ibandang ibaba. And Lusty and Flap TZ, maghahanap ng pressure doon sa orange buff. That's gonna be the Abyssal Arrow connecting onto Lusty, pero hindi papasok si Kid. Hindi pa nga siya nakaka-level 4 dito. So this Selena has to play carefully, and Brand Esports can play to this lead. Pero mukha si Maybe dito, ang mauhuli doon sa bottom lane naman ay si Ruby DD. So yung Harith nahirapan sa pressure dito ni Fiu at ni Flap TZ. Oo. So kailangan gawin ngayon dito ng Burmese Ghoul eh makakuha sila ng return kill dito kay Rivo as 3 members of the Burmese Ghoul now maybe pinning down sa may bandang pader dito si Rivo, pero mukhang mabubuhay pa. Buhay pa rin si Rivo. Ginamit yung quicksand guard, pero si Dean sinusubukan niya. Natori pa lang, nakatakas pa rin si Rivo. Double kill with Lusty, the tower hit and the sustain. Lusty with the save kay Rivo, Kuya Rob. Save na save. That was a well-timed quick sun guard. D-O-D-O-M-G. Yun na nga, mga kaibigan. That was a complete turnaround from Brand Esports. At alam mo ba, Kuya Reptar, dalawa lang silang nandun dahil yung tatlong miyembro ng Brand Esports ay nagbabasag lang sa ibaba. And yun nga, nakabasag sila ng torre doon sa baba. That's gonna be the hurricane dust na ginamit doon kay Fiu. Electrofinal blow na gamit dito ni Flap TZ. There is gonna be a teamfight happening here in the middle lane. That is gonna be kill na pupunta dito sa Brand Esports. Si Kid ang napitas. So that is a 1-for-none trade. A 1-for-1 win for Brand Esports in the lead in this game number 5. Nako, Reptar, masasabi ko na ang ganda na naman ang simula dito ng Brand Esports. And kumbaga, sa ano eh, sa winning condition, ginagawa na naman what they did on game number 4. Mm-hmm. Nangyari na yung kanilang mistake kanina. I doubt na mangyayari ulit. At look at that, secured na naman yung turtle baby. Maybe mabuhay ka doon. Pero dito, may mamamatay na naman. And that's gonna be Kid. Siya yung may kid dito. Pero siya talaga yung binabata ngayon ng mga tropa natin from Brand Esports. Ruby DD
TNA is nasa ilalim ng tore, hindi makakapasok dito si Carl TC and Fee. But again, the constant pressure na nilalagay sa sidelines ni Flap TC na hindi makaform dito si Ruby DD. And again, Burmese Ghouls have a lineup na sobrang depende sa pwede makaform dito si Ace at si Ruby. But dahil nga, Bren Esports naman ang nag-up ng pressure sa early game dito dahil sa mabilis na rotation nila na gumagaling sa Khalid, na gumagaling dito sa Benedetta ni Flat Easy. Burmese Ghouls naman ang nasurpresa ngayon. That's gonna be a tower break in the top lane, Kuya Rob. Oo, gulat na gulat sila dito. Pero look at the, ginamit niya naman dito yung dragon. Pero para saan? Dahil si Ribo, tatalon lang doon. Pero yung arrow, tumama. Pero lumuhot dito si Ribo. Pero that's not gonna be enough dahil merong execute dito si Kuya D. Pero speaking of D, si Ruby DD, nandito sa bandang likod, nagsasaban force dun sa mga minion fight. Pero si Baby, nadikit sa pader si Flap TC. Si Flap TC buhay pa rin, pero napitas dun ni D. If you susubukan niya makukuha ng pick up dito, si Lasty papasok, hindi na. Magpapakita lang, Burmese Ghouls are able to get a few kills here, pero Bren Esports, sila pa rin ang nasa lead ngayon with the 4K gold lead. They have 3 towers over none na nabasag dito ng Burmese Ghouls, so hindi pa nakakabasag ng Tore. Ngayon, ang Bren is by far hindi pa masyado, hindi pa, actually hindi pa nga namamatay dito si Ace. Oo, and Carl TZ atas na ng damage ng isang shield na to at hindi pa siya nahuhuli. Abis sa laro, hindi makakakonnect. They're waiting for the turtle and that is gonna be the turtle secured by Bren Esports. Now the positioning here of maybe, baka makukuha sila ng pickoff kung hindi mag-inga dito ang Bren. Pero tignan mo nga, dahil sa pressure sa wave na nilagay doon sa bot lane, hindi makatulong o hindi makaakyat si Ace. Alam mo, dito kay Reptar, kailangan na lang gawin dito ng Bren Esports is to choke out the resources ng Burmese Ghouls. Huwag nilang palabasin dito yung mga members na to. Ito, gawin nila, ibato nila, yan si Kid, gawin bata na yan. Naka mag-force! Patay siya doon. Si Ruby Didi, pero ito yung wobble ng Burmese Ghouls. Pero Bren Esports lumalapag pa rin. Andito na si Flap, si Flap TC, and si Ribo, and si Lusty. Dumiretso doon sa backline. Good toss by Lusty para makatakas doon si Flap. Pero si Flap lumalapag pa rin. D in a sandwich here. Carl TC, mataas pa yung buhay niya. Susubukan niya at ato, that is gonna be DNA's really low. That is a 3-4-2 trade na lumamang ang Burmese Ghouls. But again, really easy in the lead pa rin ang Bren and they just need to readjust. Na pick off lang sila, na nalagay lang sila sa unfortunate situation. That was a good play though galing sa Burmese Ghouls. Kailangan mag-ingat sila dito kaya Reptar kasi medyo lumalalim sila dun eh. They was actually on the back of the outer turret on the mid lane. That's one of the reason bakit naging awkward sa kanila. Parang ang nangyayari kasi ngayon dito for Burmese Ghouls is pinapahabol nila yung mga members ng Bren Esports. Alam nila na magiging aggressive talaga yon. Pero ang kailangan gawin ngayon dito ng Burmese Ghouls, kailangan nilang i-pick off dito si Ace kasi uncontested yung farm niya hanggang ngayon. Oo, kailangan nila mahintaw yung flood na to. As long as Bren Esports, pag nakukuha na nga sila ng shutdown doon, it could be a big swing for Bren. Pero at the same time, for Burmese Ghouls, it could be a really big swing kung mahuli naman sila ni, mahuli nila si Carl TZ, who is at 3-0-2 right now, 2-0-3 naman for Ace. So the carries of both teams are doing really well, pero sa XP at sa gold, lamang dito si Carl TZ. Lamang nga talaga dito si Carl TC and they have to hold it. Turtle ba naman nilalabas? They could potentially take the first floor dito. Might be uncontested pero they have to change their strategy ngayon dito, Kuya Reptar. The Turtle probably will be secured once again here by Bren Esports. Pero kasi yung Burmese Ghouls eh, patient din kasi talaga yung gameplay nila eh. Alam nila na kaya nilang pumalag sa late game. So might as well play it safely. Oh, maybe. Medyo mali yung pasok na doon. Pero mahuli ko sila here. Si Electo Final Flow and si Ace na naman. Una, please into it. Si Flap TC, ang dami-dami sa nakuha niya. That's gonna be a 1-for-1 trade. Benedetta para kay Akai. And Bren Esports medyo namawasan pero lumalapot pa sila. Di papasok. Diretso kay Carl TC. Pero ang taas na ng damage dito ng isang chain. And Carl TC can do it. Few as well, sinusubukan niya. At talo na lang ang naiwan dito. Dalawa na lang ang naiwan sa Bren. Si Ribo na tagalan dun sa bottom lane. Pero kailangan niya mag-split push doon. And that is gonna be once again Bren Esports caught off guard. Ribo raging sandstorm. Hindi kumukonekta. Kid and Ruby DD. Susubukan ni Ribo makakuha ng kill. The trap. The quicksand guard just to heal. He bought time. But that is Ribo that got picked off. We still have ourselves a game much closer. And the story is, yung dalawang jungler, dalawang carry ng dalawang teams na to, hindi pa sila nahuhuli. Kung sino man ang unang jungler ata na mahuli, yun ang magiging turning point ng game natin. Pero kasi ang nangyayari dito, Reptar, Burmese Ghouls, they have this certain capability na mag-focus fire eh. Alam nila na papasok doon si Flap TC na pupunti na maan pa ng pana, but the ejector
will be saved here by Lusty. Going back to the point doon sa team fight na yun, Kuya Reptar, ang nangyari doon is that pagpasok ni Flap TC, nag-back away yung Burmese Good. Oh. Yung Harit, pumunta doon sa likod together with Ace. So, kinokus fire muna nila si Flap TC. Hindi nila hinayaan na mag-slicing and dicing doon sa likod. And from there, nung nawala si Flap TC, that's the time they go sa Bren Esports. Si Lusty ang nahuli doon, pero tingnan natin kung re-responde dito ang Bren. Wala lang Hurricane Dance dito si Maybe and si Flap TC pupasok siya. Ginamit na ang Zaman Force ni Ruby DD and Bren Esports, ginawa nila yung tama. Disiplina, huwag muna sila lumaban kasi 5 versus 4 versus 4 situation yun. Pero medyo mahalulugi sila doon. Pero si Limo ang mauhuli dito. Raging Sandstorm ginamit para matakas lang. Flap TC going in. Ace Muntinga na mapitas. Blazing Duet na force out. And Bren Esports are gonna be happy about that kasi for just a moment, makaka-manage na ata sila ng waves as there is gonna be a technical pause. Very, very close game dito para sa game number 5. Rob, ano mga nakikita na natin na pwede magiging turning point or what's going wrong for these two teams? Ano ang analysis natin, Kuya Rob? Ang nakikita ko dito, Reptar, medyo complete swing na ngayon ng gold. Makikita natin doon that was still on Bren Esports side, pero alam natin na nakahabol na dito ang Burmese Gold. In terms of map control, Burmese Gold had it. Kung makapansin mo, that engagement on the mid lane was actually a 4v5 dahil yung Yuzhong nandun sa likod. Ang kadalasang galaw kasi talaga dito ni Dee with this Yuzhong is flank eh. So ang ginagawa niya, parang ang ginagawa ng Burmese Gold dito, pinapahabol nila yung mga members ng Bren Esports din sa likod, pina-flank sila doon nung Dragon. So ngayon, Bren Esports has to take it slow. And they are still on the lead. They are still capable on winning this series. Hindi naman sila behind eh. Kasi sila nga yung lamang nung early game eh. Kaso kasi Burmese Gold realizing na kaya naman natin silang sabayan sa late game. Kumbaga, i-bait natin. Hayaan natin sila yung sumugod ng sumugod. Kasi in terms of counter engagement, yun doon nagiging mas malakas ang Burmese Gold. Yeah, and yung maganda dito is yung positioning for Bren Esports is that okay, na-turn around na konti ng Burmese Gold. But as long as Carl TZ stays in a safe distance, okay naman eh. Social distancing muna dito si Carl TZ. And gumagana naman na in the fact na hindi pa nasusutan dito yung isang shot niya. That's gonna be a really big goal swing. Yung pinakamadalas na pumapasok and na nilalagay yung sarili niya in a bad position is si Ace. Kasi kailangan niya pumasok with a Blazing Duet. Pero yung mga nabubuhos na lang niya ng mga Blazing Duet sino? Yung mga Khalid, yung Jawhead, yung Benedetta. Carl TZ is safe. As we get later into the game at nakakuha ng armor items dito, yung mga frontliners ng Bren, makita na ng ng Burmese Ghouls na parang hindi masyado malaki yung return dito na nakaka-blaze yung duet ako, pero parang hindi pa masyado malaki yung bawas. And at that point, he's gonna be put in a worse situation, delikatong position, kung wala siyang BMI, kung mastan siya, kasi Carl TZ nasa likod lang. And that's the thing that Bren needs to keep in mind. Dapat hindi dito mapita si Carl, we can commit, pero dapat merong isa sa atin na pinoprotektahan yung backline natin na isang Shin. Pwede, pwede. I like your point, no? Na may kailangan talaga mag-protect dito with Carl TZ. As per Carl TZ, he's actually doing a very great job naman going here onto the late game. Hindi, guys, alam mo, hindi naman siya napipick off. He actually has a good position during the game. Ang masasabi ko lang dito, Flap TZ has to step up onto this game. Kailangan siya yung parang Yuzhong eh, nung kabila eh. Kailangan mag-force siya ng reaction. Katulad niya, tignan mo dito ngayon sa mapa, Kuya Reptar. Flap TZ is already doing that. Sa side lane push na siya ngayon. Kumbaga, to the point na kailangan pumunta yung attention dito ng Burmese Gold. And one of the reason bakit ginagawa ni Flap TZ to, kasi yung Lord ay nasa ibaba. So meaning to say, 4 members ng Bren Esports ay gonna be circling around the Lord here on the bottom lane. While itong si Flap TZ will try to ask for attention na puntahan siya sa top lane. Oh, the thing with Bren Esports of what they need to watch out for other than the Blazing Duet, yung mga setup na ginagawa dito ni Maybe, is the fact na meron pang Zaman Force na kailangan na iwasan dito ng Bren. Ruby DD to 1-5, di pa natin siya masyado nararamdaman. But with the melee heavy, frontline heavy lineup na meron dito ang Bren Esports, even Lunox ha, hindi siya masyado na sa backline. Kailangan niya lumapit konti sa laban
that Zaman Force could be a problem for Bren Esports and something that they have to watch out for, as this Lord na mabilis na pinapawasan dito ng Fermi Schools. We're off. Oh no! Hindi na yata masisteal yun dito ng Bren Esports as Lusty tried his best, pero siya yata una mapipitas, but with Blazing Duet ang sakit dito ng damage ni Ace secured ngayon ng Fermi Schools ang Lord, and even Flap Easy actually about to die because may bottom lane pero hindi pa yun. Dito ng Bren Esports, isama mo pa dito si Rebo. Apat ang nawala ngayon dito sa Bren. Ang ang nakakatakot pa doon, Kuya Reptar, dahil yung Lord hindi pa sumusugod. Yung palang papalating pa lang sa ibaba. So ngayon ang mangyayari, mauubos ngayon dito ang mga outer turrets ng Bren Esports. Flap TZ, kailangan mag-ingat dito. Si Lusty nakabalik na. Mga 15 seconds in average ang mga ang respawn timer dito ng Bren Esports. Yung Lord medyo malayo pa, pero yung mga second tier towers ang mukhang mababasag dito ng Burmese Schools. Second tier tower at the bottom lane goes down. Yuzong ng Burmese Schools na si-split push sa taas para subukan niya mabasagin yun. There's gonna be a wave cut here. That's gonna be Bren Esports focusing na onto the Lord into the bottom lane. And mukhang Bren Esports mahinto nila yung Lord dito. Hindi siya makaka-charge up ng damage dun sa tore, dun sa baba. Burmese Schools naman in the top lane are trying to break that tower. We're off Bren Esports with a defense. Match point defense para sa Pilipinas. Kapit lang Pinas. Tignan natin kung ano magagawa dito ng Bren Esports. Kapit basic talaga sila dito dahil yung Dragon dito, si Dozono dito, ang member ng Bren Esports, as the tower on the top lane also already destroyed Reptar. Even yung baba, isang normal attack na lang as Ruby DD taking it down. Pero hindi pa humihinto dito ang mga member natin from Burmese Schools as they won another fight. Pero disiplina daw muna galing Myanmar ang ipapakita nila sa atin as they back away. They took what they need. Nabasagan nila dito ng dalawang base turret ang Bren Esports. Okay na yon. Hayaan natin muna. Hintayin natin muna na maging agresibo ulit ang Bren Esports. As per Bren Esports, they have to rethink their approach dito sa late game dahil ang Burmese Schools one Lord away or a pick off away para kunin ang larong ito. Bren Esports, I feel like they need to go for the counter engage this time naman ang gusto nila hanapin, na Lusty is having a really great game onto the Jawhead. Nakuha naman yung targets na gusto niya iba to. Pero yung Burmese Schools nagiging nangyari is pag engage ang Bren Esports, magka-counter lang sila. Q, ginamit yung Power of Order Brilliance para makuha yung purple buff, pero mapupunta kay Ruby DD on that Harris. Bren Esports, hinahanap yung kailangan nila gawin para makadepensa, pero si Lusty ang mahuhuli doon. Jawhead is gonna get really low, the Blazing Duet and the damage and the wombo combo ng Burmese Schools. Dalawa kagad na wala sa Bren Esports, Lusty and Carl TZ, as Bren Esports are gonna try to hold on, and Burmese Schools naman susubukan nila tapusin ang laban na to. Wala na dito si Carl TZ, the main physical damage leader ng Bren Esports, yung main carry nila Flap TZ and Rebo with the AoE damage sinusubukan nila, pero wala silang panghuli dito sa harit. Flap TZ, Rebo are gonna try to defend this, but with 10 seconds plus it's gonna look really difficult para sa Bren Esports. Flap TZ naman sinusubukan tapusin na dito ng Burmese Schools ang game na to, and that is gonna be match point 3-2, the team from Myanmar!